Isa ka rin ba sa namang problema sa iyong mukha? Meron kang freckles, bekas, melasma, or hyperpigmentation? Sa bidyong ito ay gusto kong i-share sa inyo yung naging procedure, ano yung peeling, at kung saan matatagpuan ang clinic na ito. So, dyan ka lang, tuturuan kita. Wow! I feel good! Isa din sa naging problema ko dito sa South Korea, itong aking pagmumukha. Na totally problem, pero yun nga dahil sa nagbablog kami dito at kumaharap sa camera, so medyo bumababa yung confident ko talaga sa camera kasi nga dahil na rin dito sa aking problema sa aking mukha. Noong time na mag-o 1 year ako dito sa South Korea, so napansin ko na dumadami yung itim ko sa mukha. Tapos yung mga pekas ko, nagiging itim na siya, lumalala na siya, at tapos nagkaroon ako ng dot-dot dito sa aking ilong. Hanggang sa napansin ko, mga kapak-nurse, parami na siya ng parami at kumakalat na talaga dito sa aking mukha. Ayan, dito una sa ilong, nagkaroon ng dot hanggang dito, dito. At kalaunan, umiitim na rin itong ibabaw ng aking lip. So, medyo nababahala ako, mga kapak-nurse, at nangihiya na rin ako minsan mag-vlog. Nahihiya akong humarap sa camera. Sabi ko noon, yes, makakarating na ako ng South Korea. Gaganda na ako doon. So, yun yung feeling ko, naakala ko. Pagpunta ko dito, gaganda ako. Dahil dito sa problema kong to, kung ano-ano rin na rin astringent ang ginamit ko. Gumamit ako ng iba't ibang cream dito sa Korea. Pero wala pa rin nangyayari. Hanggang sa tumatagal, talagang feeling ko is dumadami siya yung itim sa aking mukha. Sa ilong ko, lumalala talaga siya. So yun, naawa na rin sa akin si partner. Sabi niya, tigilan mo na ako gagamit ng kung ano-anong cream. Kasi gumagastos daw ako, tapos wala naman nangyayari sa mukha ko at parang lumalala lang lalo. So yun, pumunta nga ako sa clinic na ito, mga kapak-nurse. At pagdating ko sa clinic na to ay pinapilapan sa akin. Tapos kinausap po na ako ng manager nila. Okay, you can record, yeah. But not recording the people's faces. Okay. Okay. Just give me one, guys. Okay. Okay. Inalam nila yung history ng face ko, anong nangyari, bakit nagkaganyan, simula ba nung pagkabata mo, kailan ka nagkaroon ng mga ganyan, at tinanong din nila kung nakapagpa-treatment na daw ba ako before, tapos kung ano-ano yung mga products na ginamit ko. Have you ever done any treatment? Have you ever done laser or no, chemical? Not yet. Do you remember when you start to have this pigmentation? When you have pregnancy, you didn't have any pigmentation? No. After having 2 child, you got birth control pill and then it causing this, right? Yeah. Okay. So when did you got this melasma, by the way? When did you have this? Last year. Mm-hmm. Yun yung mga tanong nila sa akin. So, hindi ko muna isi-share sa inyo, mga kapak-nurse, kung ilang session ba ang gagawin nila sa mukha ko. Iba-vlog ko na lang sa mga susunod, mga kapak-nurse. So, ang good news sa clinic na ito, mga kapak-nurse, ay napaka mababait na mga staff dito at saka magaganda sila at hindi ka mahihirapan, mga kapak-nurse, na makipag-communicate sa kanila kasi nga lahat sila nag-i-English naman. So, yun nga, yung naging procedure niya ay una, in-applyan muna nila ako ng pain reliever para sa laser na gagawin sa aking face. Binabad siya ng mga 20 minutes. Then after nun, nag-start na yung laser na ginawa sa akin. Ayan, so hindi naman siya masakit, mga kapak-nurse. Kayang-kaya naman. Ayan, then after nung laser, mga kapak-nurse, in-applyan nila ng parang tingin ko menthol mask yun. Kasi yung flavor niya at saka yung amoy niya is parang menthol. So, yun, binabad siya siguro mga 30 minutes. Tapos, meron ding ipinatong na sobra-sobrang lamig. Kasi nga, yung during laser, mga kapak-nurse, sobrang init nun. Mainit siya, pero okay lang naman. Kayang-kaya naman. Habang nakababad yung menthol mask sa akin, tapos yung ipinatong na sobrang cold, tinurukan nila ako. Meron silang itinurok sa akin na gamot. So yun yung unang naging session sa aking pagpapatreatment, mga kapak-nurse. Kung mag-i-inquire kayo sa kanila, dun nyo lang malalaman kung magkano talaga yung babayaran ninyo dahil iba-iba po tayo ng ipapagawa sa kanila. Matatagpuan ang clinic na ito, mga kapak-nurse, sa
Gangnam. Ito po ang kanilang address. At kung pupunta po kayo dito, sakay po kayo ng subway line 2, Gangnam Station, exit 2. At pag exit nyo po dyan, lakad kayo ng kaunti at makikita nyo po yung building. Nasa baba nun ay Krispy Kreme. And then, pasok kayo sa loob at nasa 9th floor po sila. Ayan. So, napakaganda ng clinic na ito. Malinis. Sobrang mababait yung mga staff at magaganda pa. Ayan. So, meron din silang Facebook page, ME Clinic Seoul. At meron din silang YouTube, ME Clinic Seoul. At meron din po silang website, www.meclinic.net. So, yun lang mga kapakners. Once again, Ate Alice, lagi mong tandaan na kung para sa'yo, para sa'yo talaga yan. So, kung may pangarap ka sa buhay mo, wag na wag mong sukuan, kapakners. Thank you for watching. Bye!